Hello mga ka-blessing! So yeah, today is the day mag-reaction video tayo guys. And eto Bindi official audio, bagong release ni Balasobas. Daming nag-spam nito pero hindi ko na ilalagay dito yung nag-request kasi gagawa naman talaga natin to kasi bagong labas to. And let's go! Pakinggan natin to. Bindi. Ano kaya yung Bindi? Let's comment down below kung ano meaning ng Bindi and let's production go. Production by Pink. Dugalo Records since 1997. It's my first year. Sa aking paglakad ay madaming natalisog na batong nauga. Matay na lupa lamang sa akin ang matarik na pader pamula. Nang madinig mula sa lupa, nagpaulan mula sa luma. Natunog klasik, marinig matik, batang 90s ako na bunga. Sa kanagat ko, para na maging pangkaraniwang tao. Nakakata kasi, higit ako rin ang makalumang ako. Oh! Titikalay ang sarili pag sa dulo. Na ako nakaabot at pangako sama-sama tayo. Historically speaking, Andrew really paved the way for rappers. He even Dungalo Records. Oh, Dungalo Records siya. Tapos sabi niya doon na okay, like na-inspire siya kanong sa kang Andrew. Tapos si Andrew din ang dahilan kung bakit siya napunta dito. Yeah. And then yun, di pinagtanggol niya si Andrew kung merong mag-aano sa iyo. Like wow. Ganun naman talaga dapat ang gagawin mo kung yung tao na, like tulad guys, tulad niya sa XB, okay? Would you do that for me as your ate? Oh, oh. Oh, oh. Pero pagdating sa rap, tulad ng XB, like idol ko si Honcho, si Laplogy, lahat ng ano, yes, pagka sinabihan na pangit ang talent nila, pinagtanggol ko yon. Pero pag about naman sa personal nila mga problema, like yun nga, walang respeto, wala na, no comment na ako doon, di na ako mag-ano doon. Pero kung sabihan nyo yung XB na puro auto-tune lang yan, wala, pangit ang boses, may masabi ako tungkol doon, pero di na ako mag-explain dito kung ano yun kasi wala, argument na naman ang resulta nito. Kaya it's normal lang naman yun. Hindi na ako makipag-argue sa inyo guys kung anong ano nyo opinion, iba-iba tayo ng opinion and let's go, continue tayo. Lalo ko na mapapakita pagiging sundalo. Wala ko sa kampo, papasugal ba? Malabas sa tigmaan na kong nata. Baka nakalimot ka, isa to sa mga pasimuno. Kuya na lang, malamang kung di ka sa akin na buo. Talagang wala na, napa-idol na talaga ako ni Balasubas. Like, trip ko din yung kanta niya. Etong mga style na pagkagawa ng kanta, ito yung mga trip ko, yung mabilis eh. I think so far ha, parang as we go along and guys, discovering... Hindi ibig sabihin na yung speed rap, ang meaning is yung ano, mabilis ang tempo, hindi mabaga, ganun. I think as we go along sa mga kanta ni Balasubas, we can really say na he's a very well-rounded artist, no? Mr. All-Around Guy. I can't just call him, I know he brands himself as a rapper, but I think that all around talaga because singing wise he can hit notes, high notes, he can do that, speed rapping, and then here comes this, I think very fresh siya sa pandinig ko na ganito yung kanta ni Balasubas so far sa mga na-discover kong songs about him. He's lahat, a very well-rounded sa lahat at niyang mga sa lahat ng music na napakinggan ko sa kanya. Ito yung pinaka nagustuhan ko. Really sa distract that naman, sa distract naman yung ano, yung yun nga, yung nag-speed rap siya at si Smug yung pinatamaan doon. Like, sobrang clear ng boses niya, tapos... Tapos yung boses niya, yung boses niya guys, ewan ko kung effects ba yan, medyo may echo, effects ba yan, or natural ba yan? I think it's ano. May konting effects nata, no? Pero yung boses niya may pagka-electronic eh. Yung natural. Natural. Sa akin din, yung natural voice niya. Kahit dun sa parang yung
Harana, yung Harana na song niya. May pagka-electronic yung voice niya, supernatural lang. 'Di ba sa Harana na song wala masyadong or di kaya little to nothing effects talaga sa boses. Pero pa yung boses niya sobrang linis, totoo, crystal clear yung boses niya. Parang like you know, very tapos clear. Kahit mabilis na ang ano niya, flow niya, pero pag pakinggan mo yung sinabi niya, parang ang slow. What I really like about Balasubas is very condiman din yung ano niya, yung feels. Pag nakakinig ako sa kanya, oo nga, parang condiman. Pagdating naman sa, na-inspire ako sa ano, na-inspire talaga ako sa XB talaga ako na ano, sila ang dahilan kung bakit nakinig ako ng rap music ulit. Kasi nakinig nga ako dati, kaabra kay Looney, tapos yung mga release nila, hindi na ako makakasabay. Kasi nga yung tema, ganun-ganun, tapos malalim pa magsulat. And yun nga, pag na-discover ko yung XB, sila ang dahilan kung bakit ako napamahal sa rap music. I think that as you grow older, you will be able to ano, and you experience a lot of things in life. Kasi medyo nalilimitahan ka pa ngayon since ang environment mo lang is school and bahay. But as you grow old and then you experience a lot of things, maybe doon. Baka dadating din sa araw na maumay na ako sa XB yun. Hindi kasi parang nasa growth din kasi yan ang environment ng isang tao. As for him kasi, parang sobrang safe pa na, nasa safe zone pa si Rel sa kanyang buhay. Unlike me that I get to experience a lot. Love life, work life, school life, lahat parang, hindi pa lahat. But I went through a lot of things na in life. That's why when I listen to this kind of song, marap na re-relate. Pero hindi ibig sabihin guys, idol ko, XB lang talaga ang ano. Hindi ako ganun. At yun niya, sabi ko sa inyo, na idol ko na to si Balasubas talaga. Like, maganda talaga his ang ano niya. His voice is addictive. Gusto ko may music video ng mga music niya. Hello, Uno. Oh, in the future, sana. Huwag niyo nga kong ululing, isa ka sa napraning, nung ako'y lumabas. Oh, di ba? Yun. Pero may konting effects nga. Pero feel ko, gusto ko talaga marinig ang live nito, kung ano ba talaga yung boses niya. Feeling ko may effects eh. Pero madami naman nagsabi, hindi, natural daw yan. Pero, Balasubas is very, ano, dark horse in the game. Let's go. Guys, comment down below kung ano ang ipapareact nyo na live performance ni Balasubas kasi gusto namin madinig. Mm-hmm. Hindi kami pwedeng mag-react na lang na walang nag-request kasi sa dami-dami ng nag-request, uunahin alam namin yun. Alam nyo ba guys, just so you know, gustong-gusto ko na talaga mag-tambay sa YouTube tapos makinig sa mga song sila. But, pinipigilan ko na lang sarili ko, baka i-request to. Oo. Ganun din ako. Like, kunwari yung kay Ace Pipes that I got very interested in him. Pero, tinitigilan ko na lang sarili ko. Kasi guys, ang pangit na kasi mag-react pag alam na namin ang music. Kaya guys, yung Andrew E, Tamang Tama, yung Honcho and Ikaw, tapos yung Kasixtit versus Flogy, hindi na namin mariakan yun kasi... We already heard it. Oo. Tapos ilang beses na namin inulit-ulit at yun nga. Yung ginto mga kaya kong gawin mas lalong pinalakas. Gusto ko yung beat, ito mga beat ang mga gusto ko eh. Alayo ako'y nakasipag kahit paano di man marinig ng mga tao. Sinanay ko ang bubat na masupal ng mala ako lito. Hilay man ako ay mamasa iba ba, di pa rin to dahilan para huminto sa mga daling sabi. Hinapin mo lang ilang po ang pinto, pakinggan mo ang ilang mga bakas at mahahanap mo rin ang daan mo palabas. Yung beat talaga 100% na type ko. Yung oh my beat, god, the ganun, high notes. Na mga beat, guys. Oh my god. Ikaw doon ka sa high notes na ano, yung ano. Ganyan naman talaga si Balasubas, hindi na ako na ano diyan. Hindi ka na no, I still parang may shock factor para sa akin yung mga high notes. I'm a sucker for high notes. Sa beat ako tsaka sa flow niya, like gusto ko tong mga ganitong type ang daming, talaga. Ano, ang daming character ng song na 'to. Ang daming yung flow and tono na incorporate. Hindi siya boring like stagnant na ito lang yung tono and pauti. Ano ba talaga yung bindi? Gusto ko malaman ang meaning ng bindi. Wait na, maybe we'll figure it out. May ko ang hari simula noon hanggang sa ngayon na panahon. Diba? Parang ano eh, may effects talaga yung... May effects yun, syempre. Oo, pero yung ano, yung... No, the kulot... Oo, yeah. It's natural. Natural. Oo nga, yan pero nga. Pero yung ano, yung... Syempre, parang may pag-husky siya, no? Pero iba yung husky na voice niya. Basta parang may auto-tune na natural siya, guys. Yun ang... Hindi ko ma-explain kung anong madinig ko sa boses niya. Ngayong ako'y pagmamay-ari na niya, hindi ko sasayangin pagkakataon. Tumating ko
ang main na pinagalit ng mga donggalo na bakit wala kayong respeto sa amin, Ida. Ano yun? That's red though. Nawala na ako, guys. Continue na lang tayo. Ay, oh nga dun guys, no? Dun sa wala nagrespeto. Like, ako talaga, hindi din ako agree dun sa XB. Yun nga, alam ka naman guys, kung nagkamali sila, hindi na ako makinig. Eh, paano ba yan guys na addict na addict talaga ako sa mga music nila. Malit yung mga lumipas na kwento. Basta huwag nyo lang kalimutan pag kinalaban na binabayulin. Merong balas subas ang donggalo. Hey! I think BND is balas subas and donggalo. Oh, baka. Baka nga. May balas subas ang donggalo. Ah! May bago na naman, new crush unlock. Pagkatapos na ispa. Bala subas na. Like, wow. Perfect 10. Wala akong masabi. Perfect 10. Completos recados. You know? Minsan talaga, the lyrics, yes. The beat, yes. The rap, yes. The high note. Mm-mm. Ang dami niyang high note. I think 3 times siyang nag-high note this song. I'm a sucker for it. And yeah! That is it guys, bago natin tapusin ito, shoutout muna tayo. Bye. Comment down below kung anong masabi nyo sa reaction vid namin. At kung nagustuhan nyo, like the video, kung hindi, dislike na lang. And yeah. Okay, so shoutout to Eman, Ross Vertogi, Nons Kesnar, John Carlo Ranches, Kennedy Ingwa, Michael Barrete, John Navin Talidong, Pitahehi, Eto Note, Brial Malurin, Alwin Samarita, Nonski Esnar, Almario Sayuno Jr., John Lumagbas, Shano, Michael Barrete, Justin Lumino, and R. Justin Flores. And that is it guys, sana nagustuhan yung reaction vid namin. And comment down below kung meron pa kayong gusto na ipapareact at uunay natin yung in-spam nyo. At madami talaga ng spam. Tsaka let's go. End na natin to kasi mag-react pa tayo ng marami. Bye guys! Please subscribe!